Balik po tayo mga kapuso sa ating diskusyon. Ako yung mga pagbabantang mano-manong bibilangan. Ito bang yung mga VCMs natin, talaga nakalock lang yan eh. Kailan pwedeng buksan lang itong mga VCM natin? Pag may mga electoral protest na? Ganun yung ballot box po. Yes. Yung ballot box But the VCM itself, after transmission, tapos wala na yun. Tapos na yun. So, dahil na-transmit na daw 100%, kaya po pwede nang ilabas. Ganun pwede na i-proclama. Nanilito ang ilan eh, no? Dahil yung mga nagpo-protesta, bakit daw nilabas? Yun yung kanilang sinasabi. Paki-explain lang part po. Part of the procedure talaga, pag tapos na yung BEI, yung ballot box at saka yung kinakita niyo yung itim na box, yun yung laman ng resibo, no? I-deliver na sa treasurer's office. Kasi doon talaga ang sabi ng batas na iiwan for safekeeping. Ilalabas lang yun at ibubuksan pag may protesta, may order ng court, or may order ng COMELEC. No? Other than those three conditions, hindi po pwedeng buksan yun? Hindi pwedeng buksan yun. Okay. Kasi baka makasuhan yung mga nasabihin ng support. Hindi, bilangin natin. Mano-mano na natin. Baka mali. Baka dinayaan yung kandidato ko. Ang concern ko, kasi ngayon ginalaw na nila unofficially, baka pag may protest, baka tainted na yung lahat ng balota kasi may unauthorized na gumalaw dyan eh. Okay. Kaya bibilib ka rin talaga sa ating mga guro, no? Hindi talaga papatalo. Hindi papatinag eh. Oo, kahit yakapin pa nila para talagang walang manakaw. Pero in any case, pagka nag-file, yung katulad ng, para lang din malinaw, no? Halimbawa, may naiproklama na, poproklama muna yung leading, no? Kung may electoral protest at nagkaroon ng resulta, sakala magbabago yung mismo nakaupo. Alright, malinaw. Okay. Alright. Eh, ito, magpapaalam muna tayo kay Attorney Nikki De Vega. Attorney, salamat po sa inyo. Thank you. Salamat po sa mga ibinahagi niyo sa aming impormasyon, inputs, at makakaasa pa rin tayo na syempre patuloy pa rin po ang pag-aantabay namin. Magtatanong pa rin kami sa inyo. Tatawagan namin kayo.